Hello friends, welcome sa another episode ng Pinoy Blade Hunter. Para sa episode na ito, pero medyo rant lang ng konti. Kasi madalas tayong nakakakita ng artwork o ng mga sa comics o sa animation na ginagamit yung kampilan. Ang kampilan ay isang long sword ng Pilipinas. Mali yung paghawak nila, yung pagportray nila sa paghawak ng kampilan. Katulad nito. Kasi ang kampilan, ito yung handle ng kampilan. Meron siyang guard. Ito yung guard niya. Wooden guard. Ito, medyo special lang to kasi meron siyang guard na bakal dito sa harap. Pero ang normal guard niya ay ganito. Kahoy. Tapos yung mismong handle, hawakan. Tapos meron siyang parang buntot na ganito. Sabi nila, ito daw ay nakabukang bunganga ng buhaya o bakunawa or something. Pero ang madalas na pinagkakamalian ng mga artist, ng mga nagdo-drawing dito sa paghawak ng kampilan ay itong part na ito. Kung saan hahawakan, kung anong orientation ng paghawak ng kampilan as relevant dito sa curve na to. Ang ginagawa nilang paghawak usually ay ganito. Ayan. Sa mga drawing, sa mga animation, ganito yung paghawak. Ha! Nandun yung curve, nandun yung tusok, nakaharap sa kalaban. Ganyan, di ba? I would understand kasi yung ibang mga Filipino swords natin, ganun yung orientation. Kunyari, katulad nito, talibong. Meron siyang curve na nakatusok, parang pinky catch, para paghawak mo, hindi siya dudulas sa pinky. So, pag kinaga mo sa kalaban, nakaturo yung pinky catch doon. At sa iba pang mga Filipino swords, kunyari, binunting. Meron din siyang parang ganon, pinky catch. Diba? Ganyan. Kapag itinataga sa kalaban, nakaturo yung pinky catch doon. Yan, diba? Parang curve niya. So, para sa mga ibang hindi pa nakakahawak ng kampilan, at first time makita, ang drawing lang ng kampilan, ang iisipin nila, na ang orientation ng handle ay kung nasaan yung curve na yon, ina-assume nila ito ay pinky catch o para hindi malaglag yung blade. Doon sila hahawak at doon nakaharap sa kalaban. So, pero hindi yon tama kasi itong curve na to ay ang kahilera niya or perpendicular niya ay yung blunt side ng blade. Blunt side, ibig sabihin hindi siya matalas. So kapag nakaharap siyang ganun, kapag itinaga mo sa kalaban using this orientation, blunt side yung tatama, yung flat side ng blade. Dahil ang sharp side ng blade ng kampilan ay nandito sa kabilang side, which is parallel dito sa flat side nung handle. So yun. So ang tamang paghawak ng kampilan ay baligtad. Kumbaga counterintuitive, pero kapag nahawakan mo, magigets mo eh, maintindihan mo. Mahawakan mo siya, ito yung sharp side. Remember, ito yung sharp side. Tapos yung curving side nakaharap sa iyo. Tapos yung curving side na 'yon halos tumatama dito sa base ng palm. Ayun, ganyan. Tumatama dito sa base ng palm. So parang kasi para siyang counterweight. Counterweight ng effect niya. Tumatama doon. Hindi ako martial artist, hindi ako FMA practitioner. Ako ay blade collector lang. At kapag nahawakan mo yung kampilan, maintindihan mo kung bakit. Nakaharap siya sa taas, parallel siya sa
blunt side ng blade. So pag hawak na ganun, yung flat side, yung minsan nga may mga buhok-buhok pa dito eh. So, pag tinaga mo, ito yung sharp side ng blade. So yun. That's it. Yung paghawak ng blade ng kampilan. So sana, I'm sure yung mga artist na yon nag-research sila kung ano yung itsura ng kampilan, kung ano yung dimensions, kung ano yung mga significant design ng kampilan, at nakita nila kung ano talaga yung shape ng kampilan. Pero ang hindi nila nagagawa usually ay ang humawak ng totoong kampilan, no? Totoong sword. Yan. Kaya sila nagkakamali. And that's it for our video for today. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel, Pinoy Blade Hunter. Maraming salamat sa Balisong Pilipinas para sa ating t-shirt for today. Balisong Pilipinas, sali kayo sa group. Kung meron kayong balisong o mahilig kayo sa balisong, Balisong Pilipinas, maraming salamat sa mga admins ng page. Maraming salamat. At muli, ako si Alan Ebora para sa Pinoy Blade Hunter. Maraming salamat sa panonood and paalam.